Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time, na kung kaninong energy lamang yung mapipick or makukuha sa bawat reading. Wow! Hinahide mo yung katotohanan dito, guys, na nag-aantay ka. Itinatago mo yung katotohanan na nag-aantay ka sa person mo na magkaroon ng union sa inyong dalawa. With a 9 of chalices or cups. 9 of cups. Meron kang wish na hindi natupad. It's because of the tricks na ginawa mo in the past. Or nang dahil sa may ginawa kang kalokohan or maring naglaro ka, no? Maring nag-play ka ng hide and seek sa person mo or parang may laro ka sa relationship, no? Pero inaantay mo yung person mo dito na magkaroon ng union, reconciliation, partnership, or magkaroon ng balance inyong dalawa. With this 7 of swords, ay mahilig ka mag-hide. Mahilig ka magtago ng feelings mo, pagkatao mo, about sa personal life mo. Para bang takot kang malaman ng ibang tao yung naging relasyon nyo ng person na to. Na ayaw mo maisa publiko, ayaw mo mahayag, ganun. Or hindi ka lang, hindi mo talaga inaamin sa sarili mong inaantay mo pa. Inaantay mo tong person na to. Inaantay mo magkaroon ng union or partnership sa inyo ng person mo. Meron tayong Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Ganon din to. So, yun. Water sign and air sign. So, let's see. More information about you. Yun talaga eh. Yun pa rin. Binaliktad lang yung 3 of wands. Yung energy mo, so hindi ko ulitin. Hindi ka na makapag-antay dito, guys, eh. Parang nagmamadali ka na magkaroon ng union sa inyong person, eh. Ganun pa rin, ulit lang. So, let's see kung sino yung person mo dito. Ano energy ng person mo? King of Cups. And the Page of Swords. Okay. Itong person mo ay in love, mapagmahal to, loving, caring, and a kind-hearted person. Maring mahilig kumain to, no? Yun yung kanyang happiness, pagkain, with the King of Cups. Or kaya mahilig siya sa mga masasarap na pagkain, pwede din ganun. Parang nina-nervous sa connection yung person na ito. Parang kinakabahan, hindi siya kampante, yung ganyan. Paano kasi, yun nga, naging deceitful ka eh. Maring naglaro ka ng tricks, or kaya ay nagsinungaling ka sa kanya, o kaya ay parang pinaglaruan mo siya, or kaya ay hindi ka naging seryoso sa kanya at that time. More information about your person. Oo nga. Parang tinakasan mo tong person na to. Maring ginosting mo, hindi mo na sinipot, hindi mo na kinausap. Feeling left out in the cold, malungkot siya. Dahil para bang pinaglaruan mo siya, yung ganon. With a Page of Wands naman, tong person na to, napaka-creative nito.
maring talented to, mahilig mag-explore. Yun nga eh. Hindi naghahangad pa rin yung person na to na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Dahil malungkot siya without you. Namimiss ka niya, so, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, page with a page of wands, and with a king of cups kanina, diba? Scorpio yun eh. And also, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ayun. So, let's see. Ano feelings ng person mo yan towards you? Okay, mahal ka niya, guys. No, pinapahalagaan ka niya. Mahal ka niya. Sensitive siya sa'yo. Emotional siya pagdating sa'yo. No, nagiging emotional siya kahit minsan. And etong person na to ay nagki-care din sa'yo with the Queen of Cups. And nag-i-imagine to ng buhay kasama ka. Yung masaya kayo together, yung ganyan. Naghukay si Dayakos. So, let's see kung ano yung feelings mo yun towards your person. Ah, gusto mo na new beginning. Mag-commit to settle down with this person. Gusto mo makasama na ito sa buhay. Gusto mo nga magpatayo na kayo ng bahay. Magkaroon na ng lupain, no? Napatayuan ng bahay. And parang gusto mo yung sa farm. Yung peaceful na lugar. No? Doon kayo titira na dalawa. And magpatayo kayo ng malaking bahay. Stable na buhay. Yung ganon. Ang ganda kaya ng ganyan. Yun. Ang ganda ng gusto mo dito. And we have here the Ace of Wands. Talaga nga, you are pushed to take action here. Gustong-gusto mo talaga magkaroon na ng new beginning. Gustong-gusto mo tong person na to. Matindi yung desire mo to be with this person na mag-commit na. Gustong-gusto mo kasi to eh. Or gusto mo na nga buhay na fruitful, no? Magsimula kayo na buhay na magkasama na kayo, mag-asawa, yung ganyan. To live a stable life, secured life. Dahil malungkot ka din naman na wala itong person na to sa buhay mo. Unreplaceable siya sa puso mo. Ano bang nagustuhan ng person mo sa'yo? Ten of Swords and a Siddhi. Yung pagiging ma-experiment mo, yung pagiging responsible mo, no? With the Ten of Swords. Dahil talagang maring nga, ano kay, always, talaga obligado ka sa mga responsibility mo. Talagang, kahit nahihirapan ka, kahit na ang bigat-bigat na ikinikerry mo pa rin, yung ganun ka. And also, matiisin ka, no, with the Ten of Swords. And dahil sa pagiging creative mo, dahil madali kang matuto, yung mga ganun. So, ano nagustuhan mo sa person mo? Ito. Ganun din. Kahit na mahirap na yung situation ay tuloy-tuloy pa rin, no? Best siya na mapangasawa para sa'yo.
na pang long term kasi matiisin yung person mo eh. Kahit na mahirap yung situation eh, maaaring hindi kanya gini-give up yung ganyan. Pareho kayong dalawa, hindi yung gini-give up yung isa't isa. Kahit na may mga obstacles, challenges, kahit na ang bigat-bigat na yung pakiramdam nyo, ay tuloy pa rin yung gano'n. And siya yung best choice para sa'yo kasi responsible din yung person mo, marunong sa buhay, no? Madiskarte sa buhay, and siya yung pinapangarap mo guys na makasama habang buhay. Siya talaga yung ini-imagine mo, no? Na maging husband or wife, no? Na masaya kayo together, living a stable and a comfortable life, no? Secured life, ganyan. You feel secure sa person na to. And you feel balanced sa person na to. Yun yung nagustuhan mo dahil balanced tong person na to. And hindi siya selfish, guys. Dahil itong person na to ay fair. Yun yung nagustuhan mo sa kanya. So, let's see. Kung ano naman yung nais mangyari ng person mo sa inyo. Ay! What's this? And bali, tatlo ito nalaglag eh. And at the bottom of the deck, we have here the Four of Pentacles. Okay. Na mag-effort na kayo pareho. Na tuloy-tuloy, continuous yung effort nyo sa isa't isa. Nang sa ganun ay ma-build nyo yung trust. Hindi lang trust, kundi yung maging strong yung foundation yung dalawa. Foundation ng relationship or connection. Na matibay, tumibay. And also with the Four of Pentacles here, ang gusto nyo mangyari ay kumatok mo sa pintuan ng bahay mo na yung maging secured na kayong dalawa, no? Sa relationship. Secured, stable. So, halos pareho kayong dalawa dito ng nais. No? And, eto. Na, magsama na kayo. Yan yung gusto niya. As you see, oh, parang kumakatok yung person dito na kahit na yun yung mabagal nga yung growth, no? Kahit na mabagal yung growth or mabagal yung pag-build nyo ng connection nyo. Pero, yung sa huli, ay kayo pa rin ang magsasama. Yun yung gusto nyo mangyari. Kahit mabagal or kahit na may mga obstacles or challenges, kahit na may mga threats sa connection yung dalawa, no? Na pwedeng hindi magkatuluyan, pero ang gusto nyo dito ay basta continuous lang yung effort na in the end, kayo pa rin ang magkatuluyan. And mamuhay kayo na masagana, abundant, as you see, like this one, no? Na masaya. Masaya kayo together. Kahit simple, basta masaya and abundant yung pagkain. No? Mahilig kasi ito sa pagkain yung person. Mahilig kumain. Diba? Yung ano kanina, King of Cups, no? O, mahilig siya mag kakain ng kahit ano siguro or na-enjoy niya kumain. Mari natutuwa to pag maraming pagkain at pagpipilian. So, yan. Yun yung gusto niya. No? So, let's see kung anong gusto mong mangyari sa inyo ng person mo na to. So, ganun din. Parehong mag-effort kayong dalawa. Yun nga lang, kung merong third party, mawala na yung third party. Kung merong third party sa side ng person mo, gusto mong mawala yung third party. Ganun din, gusto mong magsama na din kayo. Yun nga naman yung gusto mo. No? Na pareho kayo mag-effort at mawala na yung third party. Mawala na yung isang person, no? Sa connection nyo. So, let's see.
or mawala na yung mga kontrabida kung merong mga against. Mawala na yung mga kontrabida sa inyong relationship or kontrabido man yan, mga ganyan ba. Lalo na kung merong sumusulsul sa person mo. Pero kung third party yan, yun, gusto mo wala na yung third party kung meron na third party. So, let's see kung anong plano ng person mo ngayon sa inyong dalawa. Ipaglaban ka, guys. Yung beginning to, balak nyo yung lumipat. Yung plano nyo dito eh. Lumipat sa mas abundanting lugar. Maring lumipat sa lugar mo, kung nasaan ka, magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. And yeah, new beginning. Ipaglaban ka. Na magkasundo na kayong dalawa. Kasi hindi pa kayo nagkasundo eh. Hindi pa kayo nagkaayos. Wala pa kayong napagkasunduan. Let's see kung ano naman yung next move ng person mo towards you. I-release yung mga burdens, resentment, unnecessary responsibilities, no? And yung magkaroon na siya ng freedom, yun yung next move niya. Palayain niya na yung sarili niya sa kumukontrol sa kanya. Maring sarili niya din yung kumukontrol sa kanya na ayaw niyang bigyan ng kalayaan yung sarili niya to be happy. And yung mabawas-bawas naman yung mga responsibilidad niya sa buhay and obligations. And nang maging malaya na siya, maging free, maging masaya na, yung ganyan, with you, yung ganyan. So, ito na lang guys for collective reading. Sa mga maguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.